init-lamig. Ah, parang balita, mainit minsan, minsan malamig-lamig. Ah, pero yung init ng balita, yan naman po ay normal lang sa demokrasya. Ah, wala namang personalan dito. Ah, maliban lang, yung iba ay talaga ang galaw at personal. Kung ano man ang agenda, wala tayong makukubala tayong magagawa doon. Bahala sila pag kami mga sarili silang agenda. Pero ang normal na takbo ng gobyerno, okay naman. Hmm? Katulad nito, yung ating title, yan ang totoo. Yan ang ginagawa ng ating Pangulo. Pangulong Marcos, okay, nakatutok sa BBM. O, nakulat kayo, anong BBM? Eh, di ba BBM, Bumbong Marcos? Ah, wala, hindi na po, hindi na pinag-uusapan yung Bumbong Marcos. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na. Yan ang protocol, presidente na eh. Di ba? Kaya huwag natin tawagin BBM. Ah, ang BBM ngayon, iba na. Ang BBM ngayon, Build Better and More. Ayan. So, yan po yung lahat. Yan po yung tinututukan ng Pangulo. From day one hanggang ngayon at tuloy-tuloy po yan. Hindi lang kahit matapos ang 100 days. BBM ang tinututukan ng ating Pangulo. Pag sinabing BBM, lahat po yan sa lahat ng executive department ini-implement yan. Okay? Build Better More. Ayan. Build Better and More. Ayan po ang sinasabi. And More. Ayan ang ibig sabihin po. No? BBM. Ay, di ba? Pag hindi naman yung natandaan yan, naiwan ko lang. So, yan po. Hindi, huwag na nating alisin sa ating kaisipan yan. Pag sinabing BBM, positibo yan. Hindi na ho yan pangalan niya yun. Yan po ay development. Yan po yung kanyang pangako at gagawin at ginagawa na ng lahat ng cabinet secretary, lahat ng mga opisyal ng pamahalaan, under ng executive department, okay? Kahit ng mga korporasyon, government-owned and controlled corporation, yan na po ang galaw. Build Better and More. Yan po yan. So, himbawa, infrastructure project. Okay? Pag sinabing infrastructure, Department of Public Works yan. Pagdating naman sa transportation, siyempre, DOTR, sa mga railways project at marami pang iba. Railways, airport, pier, ang dawa kung nasakot niyan eh. At saka yung mass transportation, both government and private sector. Kailangan better more, no? Build better and more. Ayan, BBM dapat yan. Okay? Lahat ito. Lahat ng department, labor, basta lahat ng department yan. Pati yung Department of Energy, BBM din. Paano mag-build, paano i-improve ang supply ng power at saka oil. Ayan. Ganun din po ang labor. Kasi under na labor ngayon, department, ang testa. Paano mag-build, maraming maituro na magaganda sa dagdag na kaalaman ng mga labor group, mga manggagawa. Ayan po. Mm-hmm. Sa farmers. Dalawa yan, dalawang department yan. Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform. Ganon din, BBM din. Paano mag-improve, maganda ang buhay, tumaas ang production, okay, ng ating mga farmers. Lahat po yan, maniwala kayo. Yung Department of Foreign Affairs at saka Department of Migrant Workers, may magandang coordination sila para sa BBM. Protection sa mga Pilipinos abroad. Hindi lang overseas Filipino workers, hindi lang OFW. Lahat ng Pilipinos abroad, yan po'y obligasyon ng DFA na bigyan ng proteksyon. Pag sa OFW naman, DMW, Department of Migrant Workers, ang meron din BBM para ma-improve din po ang proteksyon ng ating mga Pilipino sa ibang dagat. Ayun yon, okay? I-establish ko lang po yung Division of Labor, kanya-kanya yan. Okay? Pagdating sa DTI, abay siyempre, BBM din yan. I-improve ang monitoring, implementation ng Consumer Law, Consumer Act. Ano ba yon? Batas na magbibigay ng proteksyon sa mga consumer. Eh, di ba tayo? Halimbawa, nag-overprice yung iba o nag-hold. Abay, hindi pwede. Kaya BBM yan. I-build nila, mag-i-improve ang kanilang pagpapatupad ng batas. Ayun yan eh, di ba? Pag hindi naman yung nakuha, iwan ko lang. Ha? Department of Foreign Affairs, Department of Finance, naku, ito matindi. Kailangan talagang BBM yan. Dahil ang Finance Department, ang gagawa ng pera, kailangan palakasin ang koneksyon ng buwis para may magamit na pera ang national government. Di ba? Yung Department of Budget and Management, ganun din, BBM din, mabilis ang releasing ng pera hanggang may pera para sa mga project ng iba't ibang departamento. Lalo ng mga politiko. Ayan, di ba? Lahat to yan. Mm-hmm. Lahat ng department. Ito, isang pamahalagang department na hindi natin masyadong ramdam kasi alam mo, technical at karamihan technical dyan. Mm-hmm. Yung Department of Science and Technology, so medyo matindi yan. So kailangan din, BBM pala kasi nila. Paano mag-improve yung kanilang mga scientists, yung kanilang pag-produce, pag-aaral ng mga medicine at iba pang bagay na pwedeng maging
ma-discover nila maging proteksyon, gamot ng mga Pilipino at iba pa. Hindi ko biro. Yung technology. Kaya nga, Department of Science and Technology, ma-improve pa ang teknolohiya ng bansa para tayong makasabay sa malalaking mga bansa sa mundo. Ayan. Ha? Yung DICT, BBM din yan, kung paano improve ang internet connection. Ha? Sa pakipag-ugnayan ng Department of Information Communication Technology sa mga telecommunication company, privatong sektor. BBM, yung pong privatong sektor, part din ng BBM. Build, better and more. Ayan. Kasi business nila yan. Siyempre, alas nila, business is business. Pero siyempre, dahil private sector yan, babantayan yan ng mga departamento, specific department secretary, kung ano ang galaw ng mga negosyo. Ayan po yun eh. Hmm? Wala namang negosyanteng hindi naghangad na maging maganda ang takbo ng gobyerno dahil ang gobyerno ang number one employer sa bansang ito. Yan ang tandaan niyo. Ulitin ko ha. Ang gobyerno ang number one employer ng bansa kung paano tayo umulat. Ang mga negosyante, kahit mga billionaire pa yan in dollars, susunod pa rin yan sa mga policy ng gobyerno. Dahil ang gobyerno ang mayroong policy at sila nag-i-implement ng batas. Sila din ay mayroong sariling pera ang gobyerno para sa pag-develop. Kaya ang mga private sector na malalaking negosyante o maliliit, susunod lang sa kung ano mga policy at batas ng pamahalaan at mga proyekto ng pamahalaan. Ito yung project ng pamahalaan, mga kapital ng gobyerno, mga kapital din ng mga negosyante. Kaya nga ang number one employer ng Pilipinas o ng bansa ay itong pamahalaan. Tandaan po niyo, baka hindi na babanggit ito sa iba. Alam ko yan, yun po ang ibig sabihin nun. Hindi pwedeng hiniwalay ang business group sa mga agenda, programa ng Estado. Hindi pwede. Maliligaw pa yun. So yung BBM ng gobyerno, susundan yan ng kahalintulad na BBM ng private sector. Build, better, and more pa rin ang gagawin ng private sector. Di ba ang ganda niya? Yan ang good news. Hindi man ito napapaliwanag ng mga tagapagsalita ng Malacanang, baka wala na silang panahon. Hindi man ito napapaliwanag ng ibang mga taga-media, baka ayaw niya o kaya hindi nila alam. Ay ako naman, inaaral natin ang mga galawan. So yan, ini-establish ko kung ano ang ibig sabihin ng BBM. Ha? Iba na po ang ibig sabihin yan. At alam ng Pangulo yan. Sila yung ang gabinete ang nag-establish ng BBM kung paano. Napakaganda nito. Noong nakaraang gobyerno, BB3, di ba? Build, program. Di ba? Ito naman, build, better, and more. So, di ba? Mas maganda. Ganun talaga, nag-i-improve eh. Okay? Kaya ako, maayos na ayos ng galaw para ho sa ating lahat. Tayong mga individual or simpleng mamamayan, dapat sumama tayo sa BBM eh. Para sa ating pamilya, sa isang pamilya, kung ikaw ay padre din pamilya, eh, gumabay ka dyan, paano mo yung build better and more sa pamilya mo? Di ba? Paano ma-establish ang pamilya? Paano maging stable ang pamilya? Paano maging healthy ang pamilya? Ganun po yun. So, napakaganda po niyan.